course ako yun. Tapos pagdating ng Sabado ng gabi, o minsan madaling araw na natin kung alas 12 na, naiipon ko siya. So minsan nakakaipon ako ng 1,000, minsan 500. Pero kadalasan lumalagpas siya ng malakas sa patas. Kasi malaki magbigay ng pagkain yung boss ko eh. So okay, ako once a week, every Sunday. So mula sa Maynila, umuwi ako ng Subo. Medyo malayo, minumotor ko lang. Noong nagkaroon ako ng motor, pero dati nagbabas na ako. So mahirap po siya. Tapos, pag uwi ko ng Subo, may pang Jollibee na ako sa mga anak ko kasi ang mga anak ko lagi nang hihingi ng Jollibee. So, nakakatipid ako, hindi ko na babawasan yung sahod ko para pang-treat ko sa mga anak ko dahil na dinidisrupt yan yung mabibigay ng bus ko na pera pagkain. Pero, ang sinasakripisyo ko naman nun ay yung nagugutom ako, hindi ako nakakayang maayos. So, Skyflex lang, okay na pang gawing gutom. Hanggang sa... yun nga, meron ng social media ng time na yun. Ako kasi, kumakanta ako, puno mag-gitara. So, salamat kay Lord na binigyan niya ako ng talent pagdating sa music. So, nagkukompos din ako ng kanta at gumagawa din ako ng mga parody. Ang parody, yun yung babaguhin mo yung lyrics. No, kung sino man yung nakapanood doon. Sinubukan ko, may nakita akong ano, shoutout kay Big Disukatan, Abisaya Vlogger sa Negros. Napanood ko siya sa Rated K. No, tinifeature siya kasi sikat-sikat siya. Tapos, sikat siya sa mga parody. So, napanood ko siya doon. Ang sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin gawin yung ginagawa niya kung masulat ng mga parody. Kaya na-inspire ako, so nasulat ako. Tapos, in-upload ko sa Facebook, nag-viral. Yun yung Despacito, naspikat yung Despacito, yung Despachito. Yun yung time na nanalo si Presidente Duterte. So, ang ginawa ko, imis na Despacito. Ginawa ko Despachito, tapos binago ko yung mga lyrics. Nag-million views siya hanggang sa nagkaroon ng mga followers. Pagkatapos nun, gumawa ulit ako ng, kasi lagi ako nang kinig ng programa ni Rafi Turco. Laging may problema sa mga OFW. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng parody ulit, yung Island in the Stream. Ginawa ko siyang ikay ng taa, no, tungkol sa mga OFW na nahiwalay dahil may mga third party. So, nag-viral ulit siya. So, yung one day na, million-million ang daming nag-share ko. Hanggang sa dumami na dumami yung followers ko. Tapos, gumawa ulit ako ng mga parody. Ang dami kong ginawa na puro million views. Hanggang sa nakaipon ako ng mga followers. Wala akong kinikita noon. Nagpapasikat naman ang kapasikat sa social media. Hanggang sa may mga nag-advise sa akin na mag-YouTube na kasi yung mga video ko ginagamit na ng ibang mga vlogger, sila ang kumikita. So, ang ginawa ko, hinayaan ko lang. Sabi ko, darating naman ang time. Ang ginawa ko lang, nag-upload sa Facebook. Kasi ang ginawa ko disarte, magpaparami muna ako ng followers para pag nag-YouTube na ako, pagka i-lumot ko sa Facebook, yung YouTube channel ko, at least na lang kumakitin yung YouTube channel ko. Yun, so, kaya ko sinasabi sa inyo yun, yung mga pinaraang buhay ko, para gusto ko lang ma-inspire kayo. Gusto ko rin malaman ninyo na ang hirap talaga ng buhay. Mahirap yung buhay ko dati. No, kasi kaya ko sinasabi mahirap kasi ngayon medyo nakakaabon ako dahil sa YouTube. So, paano ba binago ni YouTube or ng Facebook or ng social media yung buhay ko? Grabe! Alam nyo guys, kayo ang mga Gores Brother. Especially yung mga monetized na dyan. Napakaswerte ninyo kapag monetized na kayo. Lalong maswerte kayo kapag nakatanggap na kayo ng unang sahod. Dahil ang mga vlogger, no, kayo mismo ang gagawa ng pera ninyo. Ako, ang sahod ko lang ay 30,000 nung driver. Siguro, sasabihin ko sa inyo to para ma-inspire ko kayo. Siguro, kung lahat ng mga nag-vlog, i-mute nyo lang yung sasabihin ko kung magkano ang pinakamalang yung sinahod ko. Huwag nyo lang isama sa... I-mute nyo lang, i-mute ko lang. Ang pinakamalaki sinahod ko nung kasagsagan ng pandemic, yung kalakasan views ko ay sumunod. Yun yung time na pandemic, nag-design ako sa driver, tapos nag-focus ako sa pagbablog. Yun yung time na nangisda ako sa Mapukana, sa Nasugbo. No, so, alam nyo, nakabili ako ng bahay, nakabili ako ng lupa, dalawang lupa nabili ko, nakabili ako sa Kalatagan, sa Bungana, nakabili ako ng bahay, nakabili pa ako ng lupa, nakabili ako ng maraming pangka, nabilan ko ng
pa ang mga magulang ko sa Mindanao. Yung kapatid kong bunso, walang problema sa pag-aaral ngayon. Nabibigyan ko, eh. Talagang binibigyan ko ng pera, tuition, pagbaon. Yung mga anak ko, anytime pwede silang humingi ng pag-jollibee. Nabibigyan ko kagad. Talagang grabe ang blessings, as in, kung gaano kahirap dati, ngayon, sobrang-sobrang yung mga blessings. Dahil yan sa YouTube. Kasi, lumakas yung views ko. Ang laki ng sinahod ko, pero isang beses na ako sumahod ng ganong kalaki kasi nga, sobrang laki ng mga views ko dati. So ngayon, hindi na ganong kalaki, pero sumasahod pa rin ako ng maganda. No, kasi, malaki ang sahod sa YouTube kapag marami kang views. No? So, gusto ko lang i-share sa inyo, i-deliver sa inyo yung message na kayong lahat na nandito, kayang baguhin ng YouTube ang inyong buhay. No? Ako, binago ni YouTube ang buhay ko sa mga magitan ng dagat, eh kayo nandito kayo sa dagat. Nandito yung isa sa mga pinakamagandang content na pwede nyo i-content at pwede kayong mag-viral. No? Kung sino, pwede bang, ano, taas kamay yung mga sumahod na? Yan, congrats sa inyo. Napakaswerte nyo dahil kayo nga ang gagawa ng pera ninyo. Sana lahat kayo ay umangat din, dumami rin ang inyong views at sana ang mga tigay sa buhay sa pamamagitan ng YouTube. Handaan lang ninyo na ang YouTube po ay hindi po siya, hindi yung siya masasabing safe ka na for lifetime na. Yan po ay opportunity. So habang nandiyan pa yung YouTube, i-grab nyo yung opportunity. Kung halimbawa, katulad, magkatulad tayo na hindi nakapag-aaral, ako hindi ko nakapag-aaral ako, hindi ko nakatapos. No, kung halimbawa, yung mga wala nang ayaw na mag-aaral, kung sakali matatanda na, no, or talagang wala kayong pampahay sa mag-aaral, sa mga kurso na gusto ninyo, kung wala na talaga kayong ibang option, halimbawa, i-try nyo ang YouTube, no, katulad nyo, nag-YouTube kayo. Ako, hindi ako nakatapos ng mag-aaral. Yung mga kapatid ko, tapos lahat sila. Pero, ako yung medyo may maluwag-luwag kaya dahil nasa sa YouTube. So, dahil nga ang YouTube ay hindi siya for lifetime, no? Hindi mo masa. Biglang nasarado ang YouTube, biglang nawala yan, patay na rin ako. Wala lang pagkakitaan. Kaya ginawa ko, nag-invest, habang malaki pa ang sinasahod ko. Nagkabili ako ng mga lupa, kaya nag-ipon. Para kung sakali mang mawala ng YouTube, safe na ako, meron din ako mag-business or baka may dumating ka naman ng ibang platform. Habang naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan, meron ako sapat na pondo para mabuhay habang, no, kung sakali lang, no, kung sakali mawala ang YouTube. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, kasi ang dami nyo dito, ang dami nyo, napakasulit nyo, Team Burias, yung pag-vlog sa laot, no, gusto ko lang i-congrats si Choi. Saan si Choi? Si Choi po ang pinakaunang, ayan, pinakaunang Burias vlogger na nagkaroon ng 1 million views, no? 1 million views, tapos si Dandani Captain Dodong, 1 million views, tapos si Ka Brownie yata, saan si Brownie? Ang 900 ngayon, so congrats, magkakaroon kayo ng 1 million views. So, ibig sabihin po, tsamba-tsamba lang talaga, jackpot lang, or diskarte. Sa pagbablog, hindi po pwedeng masipag lang, masipag. No? Sipag at syaga, hindi po pwede kailangan diskarte. Kasi ang kailangan mo dito ay views. Kapag ang ilagay nyo sa utak ninyo ay kailangan, sipag. Wala pong mangyayari. No, kapag nag-upload kayo ng video, tapos 100 views, hindi umabot ng 1,000 views, nag-upload na naman kayo ng video, wala kang 100 views. Upload na naman kayo kinabukasan, wala kang 100 views. No? Pero ang iniisip ninyo ay sipag at syaga lang, makakamit ko ninyo, mababayaran din ako. Kaya, wala pong mangyayari sa inyo pa ganun. No? Kasi iba ang YouTube industry, no? Kailangan dito, nag-isentro ninyo sa pag-upload ay mag-start. No? Kapag hindi po kayo hindi umangat yun sa yung YouTube channel ninyo, hindi umangat yung views nyo sa upload ng ganyan, subukan nyo yung ibang content o kaya gawin niyo yung mga ginagawa nila ng Captain Dodong. Yun ang diskarte. Kaya siya nag 1 million views dahil sa thumbnail at saka sa title. No? Ako, nagkaroon din ako ng magti 3 million views na yung akin. Yung kung sino malakabanood yung karera, malumabang karera na halos na kalakayan. Diskarte ko po yun kasi nga, hindi na ako di ba? Yung mga pagka inirekomenda ka sa YouTube, sa news feed, lahat ng mga tao, kasi
puso may mga chismis-chismis eh. Kapag gumaan yun sa kanilang wall, ipipindutin na yun. Kahit hindi nila panuorin yun ang buho. Pasok na sa views yun. So yun po yung diskarte. No, minsan gumawa kayo ng diskarte. Bawa, sa Bukana, mayroon kami mga vlogger doon. Hi, friends to this. Ang baba ng mga subscriber, yun, nagbibillion views. No, shout out sa Jumon. Kasi nga, ginagawa nilang thumbnail ng mga sexy, mga maganda. Wow! Yan po yung diskarte sa Tumagat. So nagkakaroon sila ng mga million views. Lumalaki yung channel. Hindi naman yan sa magkakaroon kayo ng mga bashers. Pero hayaan nyo lang. Diskarte. Lalo lang kayo dito. Nandito kayo sa beach. No, maraming mga maliligo dito. Magpaalam lang kayo. Binibigyan ko kayo ng idea na pwede kayo mag-viral. No? So, kapag nagkaroon kayo ng 1 million views, pwede kayo pay na lang 50,000 or 60,000 isang video. So, pag-iingan ninyo, sikapi ninyo na umangat ang inyong mga channel, magkaroon kayo ng maraming views para kung mahirap ang buhay, kaya-kaya kayong baguhin ng YouTube. No? Kung marami na kayong followers, marami na kayong views, isipanin na lang talaga yun. Mag-vlog ka lang ng mag-vlog, nag-i-enjoy ka pa, sahod ka lang ng sahod. Ang pinaka, isa sa pinaka-importante sa lahat, isa-importante yung mga pamilya ninyo kasi minsan kasi ang unang mga basher ay yung mga pang-anak natin. Talaga, pasigat, karang pasigat yan. Wala nangyayari sa buhay mo, gano'n eh. So, ang nangyayari, mawawalan kayo ng pag-asa, matakamlayin kayo, huwag kayong sumuko. No? Kapag wala kayong views, gumawa kayo ng paraan, kung meron kayong chance na makakulab sa mga mataas na mga vlogger, i-grab niyo yung opportunity kasi nag-touch sa mga followers yung sa views. No? Basta, discarte mo, makapara na mukha. Kapag nag-vlog kayo na, gagawa kayo, wala pong manonood sa inyo. Kahit na, halimbawa, i-promote ko kayo, i-subscribe siya dito, ganyan. Tapos pag lahat ng mga pupunta sa inyo, ito na nanggaling sa akin, papanoorin kayo ngayon. Kapag malamya kayo mag-vlog, hindi na manonood sa inyo ulit yun. So sayang yung mga pupunta sa inyo. Dapat, galingan ninyo ang pagbablog. Hindi po pwede yung malamya kayo. Wala pong mangyayas sa pagbablog ninyo. Kung pumasok kayo sa pagbablog, dapat makapal ang mga mukha ninyo. Ano kayo, energetic kayo. Yun. Para yung lahat ng mga pupunta sa inyo kapag nai-promote kayo ng ibang mga vlogger na malalaki na kapag nag-upload kayo ng video manunood sila, tatapusin nila tapos ang mangyayari niyan nadami ang subscriber ninyo kasi manunood pa ng manunood yun kasi ma-enjoy sila manunood sa mga vlog ninyo tapos yung pag-i-edit marami pong napanood dito no, kahit ako kasi hindi na ako lang talaga hindi na ako go-vlog lang ako pero isa sa pinaka-importante sa pag-vlog ay yung pag-i-edit. Tanggalin ninyo ang mga dead spot, no? Halimbawa, pag sinabi nyo, tapos yung ikon, tapos nag-iisip kayo ng sabihin, tuloy-tuloy nyo lang. Sige, kunin nyo lang yung mga ginagawa nyo dyan. Pero pag nag-edit na kayo, yung dead spot na yun, halimbawa, pag hindi kayo nagsalita, tanggalin nyo yun. No, para yung mga manonood sa inyo, hindi bibitaw. No, para tuloy-tuloy. Yun ang isa sa pinaka-importante sa pag-i-edit mo ng vlog. Tanggalin nyo yung dead spot para yung mga manunood sa inyo, hindi sila makaumay. No? Tuloy-tuloy ang pagsasalita ninyo. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, no, tapos kunti pa ang mga subscribers, mawawala ng gana yung mga manunood. No, yan po. Mag-search na lang kayo sa YouTube kung paano mag-edit, no, patanggal ng mga dead spot. Yan. So, itong mga sinasabi ko, nag-focus na ako sa pan-YouTube kasi nga gusto ko rin lang i-share sa inyo at gusto ko rin lang kayo ay pumasenso sa mga makita ng YouTube. Siyempre, yung pag-aaral nyo, yung pabayaan kasi mas magaling kayo mag-vlog